Daniela's POV. Where's Jared? Bungit ang tanong ko sa katulong nila na nakasalubong ko sa sala. Hindi ko po alam, senyorita. Ilang araw na po siyang hindi umuwi. Tinaasan ko ito ng kilay dahil sa sinabi niya. Are you kidding me? Kung wala siya dito, saan naman siya uuwi bukod dito sa bahay nila? Ako ba'y pinaglololoko mo? Inis na tanong ko dito dahil imposibleng wala si Jared dito sa mansyon nila. Wala naman itong ibang tutuluyan bukod dito. His condo is empty dahil galing muna ako doon bago ako pumunta dito. Hindi po ako nagsisinungaling, senyorita. Kung gusto nyo, itanong nyo na lang po kay Senyora Claudia. Sabi nito na ikinahirap ko. Hindi kami close na matandang yon. But for Jared, I'll talk to her. Where is she? Mataray kong tanong. Nasa taas po siya. Umupo muna kayo dito, tatawagin ko po si Senyora. Sabi nito at iginiyan niya ako sa salas. Sinundan ko ito ng tingin na nagmadali itong umakyat sa hagdan, papunta sa amo niya. Tch, makakaharap ko na naman ang matandang babae na yun. Kung hindi lang kay Jared, baka matagal ko na siyang nasabunutan. Inis na sambit ko at nilibot na lang ang paningin ko sa kabuuan ng sala. Nang mainip ako sa paghihintay, tumayo ako at pinagmasdan ng mga collections nila sa isang cabinet. Hindi pa ako nakakatagal sa pagtingin ng may magsalita na sa likuran ko. Napairap muna ako sa hangin bago ko ito hinarap. Jared is not here and I don't know where he is. Bungad na sabi agad nito na ikinainis ko. Pero hindi ko nalang pinahalata. I need to be patient for me to know where Jared is. I just need to talk to him. It's really important. Pagkukunwaring sabi ko't nagpapaawa effect dito. Alin ang hindi mo naintindihan sa sinabi ko, iha? Jared is not here. And even though I know where he is, I won't let you know. Seryosong pahayag nito na ikinataas ng kilay ko. So tama nga ako, tinatago niyo si Jared sa akin. Siguro inutusan niyo rin siyang layuan ako. Sarkastikong sambit at matalim itong tinignan. You make me laugh, iha. Tumatawa ang sabi nito at naupo sa upo ang nasa harap ko. You old hag! Hindi na nakapagtimping sigaw ko. Watch your word, Miss Montana. Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita. Baka gusto mong ipakaladkad kita palabas. Banta nito na hindi ko uurungan. Then do it! Madiin kong sabi at tinignan ito ng may kasamang pang-uuyam. I'm not afraid of you, old hag. Nakita ko namang nagpipigil ito ng galit, kaya mas ginatungan ko pa. Hindi mo alam ang binabangga mo, matanda ka. Bulong ko sa isip ko tumingin dito bago nagsalita ulit. Jared will get angry if he knows that if you're treating me like that. I'll let him know and tell him you hit me real hard. Mapangasar kong sabi dito na ikinatawa niya lang. Mas lalo tuloy akong naasar sa inasal nito. Then tell him. Do what you wanted. If you want, I can accompany you to tell him that. Let's see. Kalmado sabi nito at inabot pang magazine sa mesa. Buisit talaga itong matandang ito kahit kailan. Tinitiis ko lang siya. Dahil kay Jared, but this old hag is getting on my nerves. Nang ma-realize kong sinabi niya napataas ang kilay ko, I knew it. She knew where Jared is. Tinatago niya lang ito. Humanda kang matanda ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Tinatago niyo lang si Jared sa akin. Ilabas mo siya kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Nangahamong sambit ko dito na ikinataas niya lang ng kilay. Don't test my patience, you old hag. Nanggagalaiting sigaw ko dito dahil parang wala lang sa kanyang pagsisigaw ko. Lara! Sigaw na tawag nito sa katulong nila. Nakita ko namang nagmamadaling lumapit ang babae at tinanong kung anong kailangan niya. May binulong ito sa katulong at tumangon naman ang huli bago umalis at lumabas. My son don't like you anymore. Can't you feel it? O sadyang makapalan talaga ang mukha mo? Umalis ka na sa harap ko habang nakakapagpigil pa ako. Madiin niyang sabing nilabanan ko. How can you say that? Mapanguyam kong tanong dito at inikutan ko siya. We made love last week and you know what? Ipinutok pa niya sa loob. If he didn't love me, he wouldn't do that. Am I right? Sarkastik kong tanong at tumigil ulit sa harap nito. Nakita kong napamulagat siya sa sinabi ko kaya napatawa ako. I told you the last time we chatted that don't you dare start a fight with me. Dahil matatalo ka lang. Jared loves me and you have nothing to do with that. Accept it, mother-in-law. Nangaasar na sabi ko tinalikan ito sa pisngi, pero iniwas niya ang mukha niya kaya nabitin ako sa ere. Get out! Sigaw nito sa akin na ikinatawa ko lang. You don't need to shout at me, mother-in-law.
Hindi naman ako magtatagal dito. Total, sabi mo namang wala dito ang fiancé ko. So, putol ko't mapang-asar ko siyang hinawakan sa braso pero tinabi niya lang ang kamay ko. Relax, mother-in-law. I won't bite. Tell Jared to see me or else I'll make that slut suffer. I have my source and I'll find a way to know who's that whore. Banta ko dito. Don't you dare! Sigaw nito sa akin ay kinangisi ko lang. Then try me. Hamon ko dito at tumalikod na para umalis pero nang may maalala ko'y agad ako humarap ulit at nagsalita. And oh, by the way, you don't have to call your guards to escort me out. I can manage. I'll be leaving here soon, so I guess I need to familiarize the place. I wink at her as I said that, then turn around and make my way out. Nakasalubong kong katulong nila kasamang dalawang guards. Tinaasan ko lang sila ng kilay na akmang hahawakan ako ng isa. Don't you ever lay that filthy hands of yours. Madiin kong sabi tiningnan ito ng masama. Pasensya na po, senyorita. Napag-utusan lang po. Paumaninit at yumuko na sa akin. I can make my way out without your help. Sabihin sa amo niyo, pumunta na siya sa impyerno. Pagkasabi ko niyan, ay agad na akong tumalikod at pumunta sa sasakyan kong nakaparada sa harap ng bahay nila. Bago ako sumakay ng kotse ay tumingin muna ako sa bahay nila at napabuntungin nga. Uy, Jared. Yan ang gumugulo sa isip ko ngayon. He told me he loved me, pero bakit iniiwasan niya ako? Malungkot akong pumasok sa sasakyan ko at pinaharurot ito paalis papuntang bar. Matapang man ako pero napakahina ko pagdating kay Jared. Pagbungad ko sa pinto ng bar ay agad nila akong pinapasok dahil kilala na nila ako. Agad akong dumiretso sa bar counter at umorder ng malakas na alak. Pagkalapag na pagkalapag pa lang ng bartender sa alak ay nilago ko na agad ito at kumuha pa ng isa. Nasasaktan ako ngayon dahil hindi ko alam kung ano na ang nangyayari sa amin ni Jared. I love him so much at handa kong gawin ang lahat para dito. Nakakailang shots na ako ng alak na biglang may tumabi sa akin na lalaki. Tinignan ko lamang ito at nginitian bago kinuha ang baso na may lamang alak at tinungga ito ulit. Alam ko sa sarili ko natatamaan na ako pero hindi pa rin ako tumigil dahil nararamdaman ko pa rin ang sakit. Hi, batin na lalaki sa akin. I can sense that you're in a bit stressed. Mind if I join you? Tanong nito na inilingan ko na lamang. Not at all. Mapait ako na pangiti at tinignan ito. Pero dahil na rin ata sa pagkamiss ko kay Jared at sa alak na ininom ko ay nakikita ko siya sa kaharap ko. Agad kong hinaplos ang mukha nito at agad na siniil na halik sa labi. Oh, how I miss you so much, sabi ko sa pagitan na halik namin. Hindi pa ito tumutugon noong una pero dahil ako si Daniela Montana, mas pinag-igihan ko pang paghalik dito ng mapang-akit. Nang tumugon na ito'y agad akong kumalas at naglabas ng pera sa bag ko't inabot sa bartender. Keep the change. Nakangiting sabi ko tumayo na sa kinaupuan ko. Pero pagtayo ko ay muntik na ako matumba. Buti na lang nasalo ko na lalaking kamukha ni Jared. Thank you so much, handsome. Let's get out of here. I need air to breathe. Sabi ko dito tinawakan ang labi niya gamit ang daliri ko at dahan-dahang ibinaba hanggang sa maabot kong dibdib nito. Agad niya naman akong hinapit sa bewang at hinalikan na mapusok sa aking mga labi. Ilang segundong tinagal na halikan namin bago niya ito pinutol at iginiyan niya ako palabas ng bar. Napansin kong nahihilo na ako dahil umiikot ng aking paligid. Nang ipasok niya ako sa sakyan nito ay agad kong isinundal ang katawan ko at napapikit dahil sa nararamdaman kong hilo. Pero wala pang ilang minuto nang bigla na lang may lumapit sa akin at tinalikan ako ng buong init. Sino ba naman ako para tumanggi? Naglakpay ang mga kamay nito sa katawan ko. Hindi ko na maiwasang mapaungol dahil sa sarap ng pinapalasap nito. Naramdaman ko na lang ang pagbuhat nito sa akin at iginiyan niya ako paupo sa kanyang hubad na kandungan. Dahil na rin sa init na nararamdaman ko, ay nagpaubaya ako sa mga haplos, yakap at matatamis na halik nito hanggang sa may mangyari sa amin sa loob ng sasakyan. Pero hindi pa doon natapos ang gabi naming dalawa dahil inuwi niya pa ako sa kondo niya at ilang ulit akong inangkin. Mariposas POV. Nalulungkot ako dahil ito ng huling araw ko dito sa probinsya. Babalik na kasi kami ni Senyorita sa Maynila bukas ng tanghali at hindi ko naman masasabi kung kailan ulit ako makakabalik. Nandito kami ngayon sa ilog at dito namin naisipan kumain ng tanghalian. Gusto ko maging masaya kasama ang pamilya ko ngayong araw. Mataman ako nakatingin sa ilog habang inaayos sa mga pagkain sa mesa. Nakikita kong kasiyahan sa mga mukha ng mga kapatid ko habang nakikipaglaro ng habulan kay Senyorito. Mula nang mangyari ang paglakas ng tibok ng puso ko ay hindi ko na hinayaang mapalapit ng husto kay Senyorito.
Baka matuluyan na ako nang wala sa oras. Kawawa naman si Nainang pag nagkataon. Sumali ka na rin sa kanila, anak. Napalingon ako kay Inang nang sabihin niya yun sa akin. Mamaya na siguro, Inang. Tutulungan muna kita dito. Nakangiting sagot ko at hiniwa ang pakwan. Kaya ko na dito, anak. Matagal ka namang makakabalik kaya sulitin mo nang makasamang mga kapatid mo. Pahayag ni Inang at kinuha sa akin ang kutsilyo at siya na nagtuloy ng ginagawa ko. Pinagtabuyan na ako ni Inang sa kubo kaya wala na akong nagawa kung hindi ang lumapit sa kanila. Naupo ako sa batuhan at inalaylay ang paa sa tubig. Nakakawala ng pagod ang lamig ng tubig sa ilog. Nagulat na lang ako nang biglang may nagsaboy sa akin ng tubig. Napasigaw ako dahil sa lamig. Wow! Alamig! Sigaw ko. Tatayo na sana ako para tumakbo nang bigla na lang akong nadulas. Ate! Sabay-sabay nilang sigaw sa akin kasabay ng pagbagsak ko sa batuhan. Aray ko! Ang sakit naman! Daing ko habang hinihimas ang puwatan kong bumagsak sa bato. Ayos ka lang ba, ate? Nag-aalalan tanong ni Patricia. Hindi na yan dapat tinatanong. Sa palagay niyo ba hindi ako nasaktan? Ang sakit kaya? Naiiyak kong sabi sa kanila. Pasensya ka na, ate. Hindi ko naman alam na magugulat ka. Ayan, tuloy na dulas ka. Nakayo kong sambit ni Rosario sa akin ay kinangiti ko. Halata mo na talagang nagsisisi siya sa ginawa niya, kaya ginulo kong buhok niya at ngumiti. Ayos lang yun, Rosario. Kasalanan ko din naman dahil hindi ako nag-iingat. Nakita kong lumiwanag ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Magsasalita pa sana ako nang biglang sumulpot sa senyorito at nag-aalalang tinanong ako. Ayos ka lang? Asa na masakit sa'yo? Seryosong tanong nito sa akin habang tinitignan ang katawan ko kung may galos ba ako o wala. Napangiti ako ng dahil doon. Relax, senyorito. Malayo po sa bituka. Masakit lang po yung puwatan ko. Wala nang iba. Malakas kaya ako. Nakangiting sabi ko dito para manahimik na siya. Kahit ramdam ko pang kirot ay hindi ko nalang pinahalata para hindi maputol ang kasiyahan namin. Nakita ko namang napahinga ito ng malalim at mataman akong tinitignan. Naninigurado ata siya kung totoong sinasabi ko kaya gumiti na lang ako para takpan ng kirot. Sigurado ka? Naninigurado pa rin tanong nito sa akin na tinanguan ko. Nakatayo ito sa harap ko habang nakalubog ang kalahating katawan nito sa tubig at nakahawak naman ang dalawa nitong kamay sa bato kung saan ako nakaupo. Langoy na tayo! Aya ko sa kanya at nginitian ito. Mamaya ko nalang iindahin ang sakit sa may puwatan at balakang ko. Bastang mahalaga ay ang mag-enjoy kamit sulitin ang araw na ito. Nang iabot niyang kamay niya sa harap ko para alalayan, agad ko itong tinanggap at hindi na nagpabebe pa. At dahil hindi ko natantya ang pagtalon sa tubig, lumanding ako sa katawan mismo ng senyorito. In fairness, antigas? Mas matigas pa sa batong sumalo sa akin kanina. Napamulaga ako nang sobra na mapagtanto kong nakahawak ako sa kanyang dibdib. Agad akong namula kaya napayo ko ako bigla at inalis ang kamay kong nakahawak dito. Nakakahiya ka, Mariposa? Ang landi mo? Sigaw ng utak ko. Senyorito, ibaba niyo na po ako. Nautal kong pakiusap dito na tinawa na lang niya bago niya ako binaba. Nahihiya na nga yung tao, may gana pa akong pagtawanan. Ang lakas talaga ng saltik ni senyorito. Akala ko gumaling na siya, hindi pa pala. Tumatawa pa rin ito mag-isa. Dapat sa kanya ipakonsultan at baka lumala pa. Ang ganda mo talaga kapag namumula ka, Mariposa. Nakangiting sabi nito at pinisil pang pisngi ko. Mas lalo naman ako namula sa ginawa niya. Nagawi biglang tingin ko sa nagahagikikan ko mga kapatid sa hindi kalayuan. Nanunuksong tingin nila sa amin habang sinasanyas ni Patricia Torsario ang mga daliri nila at pinagtatabi ito. Habang si Carla naman ay pinagkorting pusong dalawa nitong kamay. Makikita mo sa mukha nilang kilig. Kaya minulagatan ko muna sila bago ako sumagot kay senyorito. Matagal ko nang alam yan, senyorito. Maliit na bagay kung tutuusin. Mayroong sambit ko para pagtakpan ang hiyang nararamdaman ko. Narinig ko na lang ang pagtawa nito at pagsaboy nito ng konting tubig sa aking mukha. At para mawala ng tuluyan ang pagkailang ko, sinabuyan ko din ito ng tubig at mabilis na tumakbo kahit alam ko mahirap yung gawin dahil nasa tubig kami. Habang tumatakbo ako ay dumami ang tubig na sumasaboy sa akin. Pagtingin ko, sumali na rin palang tatlo kaya mas binilisan ko pa dahil mag-isa lang ako laban sa apat. Inang! Inang! Tulungan mo ako! Natatawa kong sigaw habang tumatakbo pa din. Narinig ko na lang na sumigaw si Inang at napatawa. Kaya mo yan, anak! Huwag ka naman damay pa! Sigaw nito at tumanaw sa amin. Makikita mong masaya ito sa panunod sa amin. Kaya masumay ang puso ko. Makita ko lang na masaya si Inang.
Triple ang kasiyahang nadarama ko. Nagulat na lang ako nang may humapit sa bewang ko at tinaas niya ako sa tubig na parabang anggaan ko lamang. Wah, senyorito, ibaba mo ko! Tumatawang sigaw ko dito pero hindi niya ako binitawan, bagkus ay tumawa din ito. Dali, sabuyan mo na din sila para makabawi ka. Sabi nito sa akin na agad ko namang sinunod habang tumatawa. Ang daya ni ate, ang lakas ng kakampi niya! Tumatawa din sigaw ni Patricia sa amin kaya binilatan ko sila. Oo nga, pero kaya natin to! Sigaw din ni Rosario at naghahanda na rin sa pag-atake. Atak! Nagsisuguran silang tatlo. Nang isigaw yan ni Carla at mas lumapit pa sa amin habang sabay-sabay na silang nagsasaboy ng tubig sa amin ni Senyorito. Takbo, Senyorito! Andiyan na sila! Sabi ko't dire-diretso pa ding nagsasaboy ng tubig sa tatlo habang ito naman ay iniwas ako sa mga tubig na sumasaboy sa amin. Nandiyan na kami, ate! Natatawa ang sigaw ni Patricia. Kaya mas napatili ako at nagpumiglas. Nabitawan ako ng Senyorito dahil sa ginawa ko. Sabay-sabay pa din sila sa pagsaboy kaya parang takpan ang mukha ko sa tubig. Agad akong humarap dito at tinagong mukha ko sa hubad niyang dibdib habang tumatawa. Naramdaman ko naman ang pagyakap nito sa akin. Pagtingala ko, nakita kong masayang mukha niya habang tumatawa at nakikipagsabuyan ng tubig sa mga kapatid ko. Natulala naman ako dahil bigla na lang ulit tumbok na mabilis ang puso ko. Kung talagang may gusto ako sa kanya, ano bang dapat kong gawin? Nakahalata ata si Senyorita na wala na akong inik kaya napalingon ito sa akin at napangiti ng makitang titig na titig ako sa kanya. Baka naman matunaw na ako niyan, Mariposa. Nakangiting sabi nito sa akin, kaya napakunot ang noo ko. Ice cream ka ba, Senyorito? Bakit ka naman matutunaw? Takang tanong ko dito na ikinatawa niya lang. Kahit may tubig na dumadapo sa katawan namin, ay nakuha niya pang umitit gumanti sa mga kapatid ko. Ang cute mo talaga. Nakatawa niya sambit at pinisil ang pisngi ko. Nasa ganun kaming posisyon nang sumigaw si Inang mula sa kubo. Tama na yan! Kakain na tayo! Malakas na sigaw ni Inang mula sa kubo dahil malapit lang mga kapatid ko. Mas nauna silang nakaahon at nakarating sa kubo habang kami walang inik na naglalakad sa tubig at umahon. Pinapakalma ko pa kasi ang nagwawala akong puso dahil sa pagkakalapit na naman ang katawan namin. Pagdating namin sa kubo, inabutan agad kami ni Inang ng plato at kutsara. Agad ko naman yung kinuha at inabot ang isa kay Senyorito. Pagkaupo namin, nagulat ako nang sinandukan ako ni Senyorito ng kanin at ulam sa plato ko. Mas lalo namang nagwalang puso ko dahil sa ginawa niya. Ang hirap ko nang pinapakalma tapos mas lalo pa nitong pinagwawala. Ay, baka mabatukan ko na sa Senyorito nito eh. Nang mapadakong tingin ko kina Inang at mga kapatid ko, nakatingin sila sa amin at may mapanuksungiti sa mga labi. Agad ko silang minulugatan pero tinawa na lang nila ako. Aba, pa-senyorita din si ate, may taga-silbi. Ang bongga, tukso ni Patricia sa akin. Kaya hindi ko na maiwasan tingnan ito ng masama. Tama na yung bangayan na yan. Baka magtampong pagkain sa harapan natin. Kumain na kayo para makaligo pa kayo sa ilog bago tayo umuwi maya-maya. Masayang sabi ni Inang. Kaya tumahimik na kami't kanya-kanya na ng kain. Nang matapos na kami, nagtulong-tulong na kaming ayusin ang pinagkainan bago kami nagpahinga sa gilid ng ilog. Nagkukwentuhan lang silang apat samantalang ako ay tahimik at nag-iisip. Hindi ko kasi alam kung paano ko mapapakalmang puso kung patuloy pa rin sa pagwawala. Katabi ko siya ngayon at hindi ko maiwasang pakatitigan ito. Ano ba ang dapat ang gawin ko kapag may gusto ako sa iyo? Tanong ng isip ko. Bago lang ako sa ganitong pakaramdam kaya hindi ko alam kung anong dapat gawin. Pero isa lang masasabi ko, masaya ako kapag kasama at nakikita ko siya. Hindi ko may mapangalanan ang nararamdaman kong ito para kay Senyorito. Masaya pa rin ako dahil kahit sa ilang araw lang ay napasaya niya ako at pamilya ko. Hindi na rin ako umaasang magugustuhan niya ako pabalik. Sa estado pa lang ng buhay namin ay napaka-imposible na. Bastang alam ko lang ay bumabawi ito sa kasalanang nagawa niya. Jared's POV. Tahimik ang naging biyahin namin pa uwi na Manila. Ilang beses ko sinubukang magbukas ng topic pero puro tangulang ang sagot nito o kaya naman ay napaka-ikli lang. Simula na makauwi kami mula sa ilog ay naging ganyan na siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko na lang na baka pagod lang ito. Pagkabukas sa gate ng mansyon ay agad kong pinark ang sasakyan sa garahe. Hindi ko muna siya ginising dahil napakasarapan itong pagmasdan habang natutulog. Payapat nakikita mo sa itsura niyang kainosentihan sa mundo. I want you to learn everything, Mariposa. Gusto kong matutunan mo lahat para may laban kapag dating ng araw. Hinaplos kong mukha niya habang mataman itong pinagmamasdan. Alam kong hindi na lang pagkakagustong nararamdaman ko sa'yo. Masaya akong kasama ka.
hindi ako papayag na saktan ka ng kung sino man. Pangako ko yan sa'yo. Seryosong sabi ko at marahan itong ginising. Nandito na tayo. Mahina akong sambit na ikinamulat nito at papungay-pungay pa na tumingin sa paligid. Nakatulog pala ako. Pasensya na po, senyorito. Hinging paumanhin nito at inayos ang nagustot niyang damit. Lalabas na sana ito nang hawakan ko biglang kamay niya. Bakit po, senyorito? Nagtatakang tanong nito at tumingin ito sa akin patungo sa kamay kong nakahawak sa kamay niya. Jared Mariposa, Jared dapat ang tinatawag mo sa akin at hindi senyorito. Nakangiting paalala ko dito. Hindi po yan maaaring mangyari, senyorito. Umiiling na sambit niya. Amo ko po kayo, taga Silbino lang po ako. Kaya tama lang ang tawag ko sa inyo. Kagustuhan ko naman yun, kaya ayos lang. Sagot ko pero napailing ulit ito. Hindi po talaga maaari, senyorito. Hindi ko naman po kayo nobyo para tawagin sa pangalan niyo lang. Napangiti ako ng malapad sa narinig ko. Inilapit ko mukha ko sa kanya at hindi mapigilang hindi makitang halos lumuwa ng mata nito sa laki. Pwede mo naman ako maging nobyo kung gugustuhin mo, Mariposa. Gusto kita at alam kong nararamdaman mo naman yun. Bulong ko na ikinapulan nito ng mukha at mas lalong hindi na ito mapakali sa upuan niya. Nang mailayo ko ng konting mukha ko'y sinamantalan niya ito para makapagpaalam at makaalis. Pasok na po ako sa loob! Nautal na sabi nito at nagmamadaling binuksan ang pinto. Hindi ito magkanda o gaga sa pagbukas ng pinto kaya tinulungan ko na siya. Halos takbuhin niyang pagitan ng kotse at ng bahay dahil sa pagmamadali nito. Nakalimutan pa nga nitong kunin ng bag na gamit niya. Napailing na lang ako't napangiti dahil sa ikinikilos niya. Ramdam ko na may epekto ako sa kanya at yun ang gagamitin ko para mapaibig ko ng tuluyan sa akin. Soon, Mariposa, you will be mine. I promise you that. Pursigidong sabi ko't lumabas na rin ang sasakyan habang hawak ko sa kamay kong naiwan itong bag. Sakto naman paglabas ko yung paglabas din ni Lara mula sa pintuan. Agad kong nilabas sa mga gamit namin ni Mariposa at inuutos dito ang dalhin sa loob. Hindi ko binitawan ang bag niya at dala ko ito hanggang sa pag-akyat ko sa aking kwarto. I know she will be here soon. I'll just wait. Nakangiti kong sabi at pabagsak na humiga sa kama, kasabay ng bag na hawak ko, pero hindi ko na siya nahintay dahil nakatulog na ako nang hindi ko namamalayan. I just wake up na wala na ang bag niya sa tabi ko. Pagtingin ko sa orasan sa bedside table ko ay nagulat ako dahil umaga na pala. Ang haba pala ng tinulog ko. And I can't believe that I almost overslept. Napapailing na lang ako habang bumabangon sa kama. Abala pang isip ko kung paano ako mag-uumpisa sa paniligaw dito. Mariposa is simply beyond amazing. Hindi na niya kailangan pang mag-effort para magustuhan siya ng tao. Tumungo ako sa banyo at naligo muna bago ako bumaba para kumain. Pagdating ko sa dining area, napangiti ako nang makita ko si Ma'am na nakaupo habang nagbabasa ng newspaper. Agad ako lumapit dito at yumakap sa kanya. I owe him one and I want to thank her for that. Thank you, Ma'am, for giving me the address. I really owe you a lot. You just don't know how much happy I am. I love you, Ma'am, so much. Sabi ko, tinalikan ko ito sa pisngi. Naramdaman ko naman ang pagtapik nito sa balikat ko at paupuin sa katabi niyang silya. You need to eat, son. Hindi ka na nakakain kagabi. Mariposa said you were asleep kaya hindi ka na niya ginising pa. That's explain why her bag isn't there when I wake up. Hinintay ko talaga siya kagabi, Ma'am, but it seems na nakatulugan ko na dahil na rin siguro sa pagod ko. Sabi ko't nag-umpisa ng magsandok ng kanin at ulam. Napansin ko pagseryoso ni Ma'am at pagbaba nito ng newspaper na hawak. We need to talk in my office later, son. I have to discuss a very important matters to you. Seryoso ang sabi nito at uminom sa kapeng hawak niya. About what, Ma'am? Takantanong ko't kumain na. Later, Jared. I don't want anyone to hear it. Especially her. Sabi nito, tumingin sa babaeng papalapit sa amin. May hawak ito sa kamay na kape na alam kung para sa akin. Agad akong napakunot noo sa sinabi niya. Naguguluhan ako dahil sa sinabi niyang hindi ito dapat marinig ng iba, lalo na si Mariposa. But why? Is that even more important than her? Tanong ko't pinunasan ng bibig gamit ang table napkin. Believe me, son. You don't want to hear it. See you in my office after you eat your breakfast. Enjoy, son. Huling sabi nito bago tumayo at nagpaalam sa bagong dating na si Mariposa. Kahit sobrang curious na ako sa gustong sabihin ni Ma'am, ay hindi ko pa rin maiwasang mapangiti nang makita ko siya. Magandang umaga, mahal ko. Kusang bumukang bibig ko at sinabit ang katagang yun. Lumingon-lingon pa ito sa paligid para tingnan ko sinong kinakausap ko.
Ibigay mo ng kape ko dito sa akin. Niinom na ako, mahal ko. Utos ko dito. Sino ba kasi yung tinatawag yung senyorito? Eh ako lang naman ang may hawak ng kape. May nakikita ba kayo bukod sa akin? Hindi mapakaling tanong nito habang lumilingalinga pa sa paligid. Ikaw ang tinatawag ko, Mariposa. Magmula ngayon, mahal ko ng tawag ko sa'yo. Nakangiting sabi ko dito at kinuha sa kamay nito ang kape na kanina pa nito hawak. Pagkakuha ko, aalis na sana ito ng tinawag ko ulit siya. Mahal ko. Napatigil ito sa paglalakad nang marinig niyang pagtawag ko. Hindi ito lumingon bagkos ay nakatayo lang ito medyo malapit sa akin at nakatalikod. Napangiti ako nang makita kong pinaglalaroan niya mga daliri niya sa kamay. Mariposa, tawag ko sa pangalan niya na ikinalingon ito. Ako po ba yung tinatawag niyo, senyorito? Tanong nito tinuro pang sarili. Oo, ikaw nga, Mariposa. Hindi ba nga't sabi ko sa'yo na magmula ngayon ayan ang pangalan mo? Nangingiting sabit paalala ko sa kanya. Eh, Mariposa na nga po yung pangalan ko. Dadagdagan niyo pa. Mas maganda na po yung pangalan ko na Mariposa kaysa sa mahal ko na yan. Baka magalit si Inang kapag nalaman niyang pinapalitan niyo yung pangalan ko. Mahabang pahayag nito na ikinatawa ko ng mahina. So innocent. Matutuwa si Inang kapag nalaman niyang mahal kong tawag ko sa'yo. Sigurado ako dyan. Sabi ko't kinuha ang kape sa mesa at uminom dito habang tinitignan siya. At paano naman kayo nakakasigurado, senyorito? Taas kilay nitong tanong sa akin. Hindi na nawala pang ngiti sa mga labi ko sa mahabang pag-uusap namin. Basta nararamdaman ko. Masayang sabi ko na ikinailing lang niya. Pagagalitan po siya ni tatang kapag nagkataon. Mamaya niyan multuhin pa siya. Kasalanan mo pa, senyorito. Naiiling na sambit nito. Hindi ko napigil ang hindi tumawa sa sinabi nito. Ayan naman kayo sa pagtawa-tawa niya ng walang dahilan, senyorito. Nakakahawa na kayo ng iba. Kulot ang loo niya na sabihin niya yan. Ha? At sino naman ang nahawaan ko, mahal ko? Tumatawa pa ding tanong ko dito dahil hindi ako aware na may nahawaan na pala ako. Sina Lola, si Lara rin, tapos si Nainang at mga kapatid ko. Mas lalo silang naging katulad mo mula nang pumunta ka doon. Sabi nito sa akin na nakanguso. Ayusin mo yung nguso mo, mahal ko. Baka mahalikan ko yan ang wala sa oras. Babala ko dito. Natakot naman ito sa sinabi ko kaya madali niyang pinagdikit ang labi niya at tinakpan pa ng kamay niya. May kailangan pa po ba kayo, senyorito? Tanong nito habang nakatakip ang kamay nito sa bibig niya. Sobrang cute niya talaga. Samahan mo akong kumain. Diretso sabi ko dito. Hindi na po, senyorito. Mamaya na po ako. Kasabay ko na lang po sina Lola at Lara. Tanggi nito sa paanyaya ko. Kung hindi ka uupo dyan at hindi mo ako sasabayang kumain, hahalikan kita ngayon mismo. Mamili ka. Putol ko sa sinasabi ko tumingin ng seryoso dito. Muntik na ako matawa sa reaksyon ng mukha niya. Kahit natatawa'y pinilit ko maging seryoso bago ulit magsalita. Kakain ka kasabay ko o hahalikan kita. Naghihintay ako ng sagot, mahal ko. Babala ko dito. Buti naman at hindi na ito nagre-reklamo sa pagtawag sa kanya ng mahal ko. Aba, ito na nga po o. Uupo na po ako. Tapos kakain na rin po ako kasabay niyo. Kayo, senyorito, hindi pa kayo kakain? Aba, kumain na kayo. Mahirap pang magutom. Sabi nito at nagsantok kaagad ng kanin at ulam sa plato nito at agad na sumubo. She always amazed me. Natural lang sa kanya mga ginagawa nito pero hindi niya alam na nakakahanga ito sa paningin ng iba. At isa na ako doon sa mga humahanga na yun. I will make every way until you fall for me. I promise that no matter what happens, I will never let anybody hurt you. They cross my dead body first. Sambit ko habang pinagmamasdan ng kumakaing mahal ko. I love you, mahal ko. Nakangiting sabi ko dito ng initian niya lamang. Alam ko kasi hindi niya ako naintindihan, kaya malakas ang loob kong sabihin sa kanya yan. And I hope someday, nabigkasin niya din yan pabalik sa akin.